How much you please God that you attend the church? Kaya alam niyo po ba kung gaanong nalulugod sa inyo yung Diyos kapag kayo dumadalo sa church? Actually, the attending the church is our duty as the son of God. Sa tunayan, yung pagdalo sa church ay tungkulin natin bilang anak ng Diyos. So, welcome you. And before we start, let's pray together. Yeah, welcome po sa inyo. At bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly Father, God, who loves us, thank you for saving us from eternal our sins. Ama naming Diyos na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal, maraming salamat po sa pagligtas sa amin ng walang hanggan sa aming mga kasalanan. When we were born, we were a miserable sinner before you. Before you love us so much, so you sent Jesus Christ 2,000 years ago, and through the Jesus Christ, shedding his own blood on the cross, we got salvation, we became your son. Nang kami panganak, kami po yung mga miserable, yung mga makasalanan. Subalit, dahil po sa iyong dakilang pag-ibig para sa amin, ay sinugo mo si Jesucristo 2,000 taon ay nakakalipas, at siya ay dumanak ng kanyang dugo doon sa krus, at iniligtas kami, at kami ay naging mga anak ng Diyos. And we gather here to listen your precious word, what? On Sunday, as your Son of God. At sa araw na ito ng Linggo, kami nagkakatipon upang makinig ng salita ng Diyos bilang mga anak mo. So today also, please help us to understand well. So please open our heart. So we will listen carefully your preacher's word. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami na upang maunawaan namin ang maayos ang iyong salita. If there are some brothers and sisters who sickness or some barriers, some reasons, that's why please help them to overcome any difficulties and from any devil temptation. At sa mga brothers and sisters na may mga sakit at nasa iba't ibang dahilan, pakiusap, tulungan niyo po sila at nawa mapagtagumpayan nila ito, ang lahat ng mga bagay na ito at higit sa lahat, ang mapagtagumpayan nila ang anumang panunukso ng Diablo. We rely on God everything from start to the end, this sermon. Kaya sa sermon na ito, sa simula sa pagkatapos, ay umaasa lamang kami sa Diyos sa lahat ng bagay. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Jesus Cristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Today, we are going to receive God's lessons through the 7 earlier churches. Kaya ngayon po ay tatanggap po tayo ng mensahe, ng aral mula sa Diyos sa pamamagitan ng 7 sinaunang iglesia. So one by one, I will introduce the 7 early churches. Kaya ngayon po ay ipapakilala ko po sa inyo yung 7 sinaunang iglesia. So today, among 7 early churches, I will introduce you, I will teach you the Smyrna Church. Kaya dito, ngayon po sa 7 iglesia, ituturo ko po sa inyo yung Smyrna Church. Let's open the Bible. Revelation chapter 3, verse 14 hanggang 22. Apocalypsis chapter 3, verse 14 hanggang 22. Revelation chapter 1. Una po muna, Apocalypsis chapter 1. Verse 4. Verse 4. At verse 11. Verse 4 at verse 11. First of all, verse 4, brothers and sisters, sa basahin po natin na sabay. 3, 2, 1. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia, biyaya at sumayin niyo at kapayapaang mula sa kanya na siya ngayon ang nakaraan at ang darating, at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang trono. At sa... So John, Revelation John, he sent a letter to 7 churches. Kaya si Apostle Juan po ay ipinadala niya yung mensahe dito po sa 7 iglesia. And then verse 9. 7 churches are like the verse 9, verse
11. At sa verse 11, ito po yung pitong iglesia. Let's read together. 3, 2, 1. Na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia, sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Thyatira, sa Sardis, sa Philadelphia, at sa Laodicea. Among seven early churches, question, do you know which church is the leech church? Kaya dito po sa pitong iglesia, alam niyo po ba kung sino yung mayamang iglesia dito? Actually, I told you before the two mothers group members. Sa katunayan ay binanggit ko na po ito dun sa mga nanay. Which churches? Aling church po? Is leech churches. Yung mayaman? Smyrna, right? Smyrna, di po ba? Today, I will introduce that Smyrna church today. Revelation chapter 2, verse 8, hanggang 9. Chapter 2, Apocalypse, chapter 2, verse 8 hanggang 9. Verse 11, hanggang 11. Hanggang 11 po. Yeah, verse 8 hanggang verse 11. Or so, everybody, shall we read together? 3, 2, 1. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay sulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Alam ko ang iyong kapighatian at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit ang ikulong ng Diablo ang ilan sa inyo, upang kayo'y masubok, at magkakaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Verse 11, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. In the book of Revelation, God is evaluating the seven early churches. Kaya, dito po sa aklat ng Apocalypse, yung Diyos ay sinusuri yung pitong sinaunang iglesia. Among seven churches, do you know which churches suffered the most poverty and suffering and tribulation among the seven early churches? Doon sa pitong iglesia, alam niyo po ba kung aling church doon yung nagdumanas talaga ng labis na karukhaan, kahirapan, pagdurusa, pag-uusig? Smyrna churches. Yung iglesia ng Smyrna. But God introduced the Smyrna churches. The church is the least church. Subalit, pinakilala ng Diyos yung iglesia ng Smyrna bilang mayamang iglesia. Verse 9. Even though they were persecuted a lot of time, more than other churches, but God said they are very leech. Bagaman, pinag-uusig sila ng maraming beses, pero sinabi ng Diyos sila ay mayaman. Verse 9, let's read together. Basahin po natin ulit yung verse 9, 3, 2, 1. Alam ko ang iyong kapighatian at ang iyong karalatian, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. Yeah. But you are rich, even though you all have the tribulation and suffering. Bagaman mayroon kang napakaraming kapighatian at pagdurusa, subalit ikaw ay mayaman. So today I will explain to you more detailedly about the Smyrna church. Kaya ngayon po ipapaliwanag ko sa inyo ng higit na detalyado ang patungkol sa iglesia ng Smyrna. Actually, the Smyrna churches, the name Smyrna churches come from the word myrrh. Sa katunayan, yung pangalan na Smyrna ay naggaling po ito sa salitang myrrh. When we read Matthew chapter 2, there are
they were the wise men. Kaya kung babasahin po natin sa Mateo chapter 2, mayroon doon yung mga pantas na lalaki. Would you find Matthew chapter 2, verse 9 hanggang 11? Tingnan niyo po, Mateo chapter 2, verse 9 hanggang 11. Matthew chapter 2, verse 9 hanggang 11. If you find a lady, shall we read together? 3, 2, 1. Pagkatapos silang makinig sa hari, ay lumakad na sila. At naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nangunguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroonan ng sanggol. Labi silang nagalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. If we read again verse 9, the king, he sent them. So here them is, if we read the verse 7, they are the wise men. Kaya kung makikita po natin dito sa verse 7, sila yung mga pantas na lalaki. The wise man, he went to Bethlehem to worship the Lord Jesus Christ, to praise the Lord Jesus Christ. Kaya yung mga pantas ay pumunta sa Bethlehem upang purihin si Jesucristo. When Jesus Christ born? Nung ipanganak si Jesucristo. Do you understand? Naintindihan niyo po? That time, they present three kind of gift to the Lord Jesus Christ. Nang sandaling iyon, nagdala sila ng tatlong kaloob kay Jesucristo. And the three kind of the gift to the present the Jesus Christ. The first is gold. Doon sa tatlong kaloob, una ay yung ginto. And second is frankincense. At pangalawa, yung kamanyang. And among three kind of the gift to Jesus Christ, last one is myrrh. At yung panghuli ay yung mira. They present the gift to Jesus Christ. Ito yung ibinigay nila na kaloob kay Jesucristo. But the myrrh, actually it means, what does it mean? It means their death of Jesus. Sa katunayan, yung mira, ibig sabihin ito yung kamatayan ni Jesucristo. It means, the myrrh means the death of Jesus. Sa katunayan, yung mira, ang ibig sabihin po nito yung kamatayan ni Jesucristo. This way, seminar churches, on the name of seminar, this comfort, the minimum come from the word myrrh, death. Kaya nga, yung Smyrna Church, ay nagsimula, nanggaling po ito yung pangalan nila doon sa salitang Mira. Ibig sabihin, kamatayan. The Smyrna Church, the meaning of the name, the seminar means death. Kaya yung ibig sabihin po ng pangalang Smyrna ay kamatayan. That's why Smyrna Church, brothers and sisters, they were persecuted and suffering a lot of time. More than other churches. Brothers and sisters, dun po sa iglesia ng Smyrna, sila po ay inusig at talaga nagdusa ng higit kaysa ibang mga iglesia. But important is that God knows there are circumstances, there are situations difficult. Pero yung mahalaga dito, alam ng Diyos yung kanilang kalagayan, yung kanilang sitwasyon. But God mentioned, verse 9, Revelation chapter 2, verse 9, one more time again. Subalit, binanggit ng Diyos, balikan po natin ulit, Apokalipsis, chapter 2, verse 9. Verse 9, only verse 9, let's read together. 3, 2, 1. Alam ko ang iyong kapighatian at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman. Kundi sila isang sinagoga ni Satanas.
Like the meaning of that seminar church, God knows already there are very difficult situations, circumstances. Gaya nitong kahulugan ng kanilang pangalan, kamatayan, galang din ng Diyos yung kanilang kalagayan, yung kanilang kahirapan. But Bible says, but you are rich. Subalit sinasabi ng Biblia, ngunit ikaw ay mayaman. Not poor. Hindi dukha. And God encouraged them. Verse 10. At pinalakas yung kanilang loob ng Diyos dito po sa verse 10. Verse 10, let's read together. 3, 2, 1. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit nang ikulong ng Diablo ang ilan sa inyo upang kayo masubok. At magkakaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. So now, brother and sister, don't worry because God knows your difficult situation. Kaya mga kapatid na sa Smyrna, sabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala dahil alam ko ang inyong mahihirap na sitwasyon. That's why God said, be faithful until death. Kaya nga sinabi dito ng Diyos, maging tapat ka hanggang kamatayan. Why? Bakit? God promised to them, I will be with you. Dahil nangako ang Diyos sa kanila na sasamahan ko kayo. You understand? Naintindihan niyo po? Actually, we also same. Inside of God, we are Smyrna Church. Brother. Sa katunayan, pareho rin po tayo. Tayo ay gaya rin ng iglesia ng Smyrna. So as I told you already, therefore, Smyrna Church is the church that means mer church, means dead church. Kaya, gaya po ng sinabi ko na sa inyo, yung iglesia ng Smyrna ay ang church, o iglesia na ang ibig sabihin nito ay yung mira o kamatayan. Let's think. What kind of death was it? Pag-isipan po natin, anong uri ng kamatayan ito? Many Smyrna church brethren loved Jesus so much until they died, and they were the one who were killed because they testified of Jesus Christ to the end without fear of the death. So, these were the brethren of Smyrna Church. Kaya nga, marami po sa mga kapatiran doon sa iglesia ng Smyrna iniibig si Jesus hanggang sa sila'y mamatay. Sila yung mga tao na pinatay dahil nagpatotoo sila patungkol kay Jesus hanggang sa huli nang hindi sila natakot sa kamatayan. Ito po yung mga kapatiran doon sa iglesia ng Smyrna. Smyrna Church, because they, until to the end, because they loved Jesus until death, so among the 7 early churches, God praised only 2 churches, and among 2 the churches, the first church is Smyrna Church. Kaya hanggang sa huli, dahil inibig nila si Jesus hanggang sa kamatayan, kaya doon sa 7 sinaunang iglesia, 2 iglesia lang yung pinapurihan ng Diyos. At una sa lahat, ito yung iglesia ng Smyrna. Brother, sister, we have to know why were they able to do that until they died. Kaya brothers and sisters, kailangan nating malaman kung bakit nagawa nila ito hanggang sa kamatayan. Actually, Smyrna Church brethren, they knew that Jesus loved so much them until death. So, it was because the love of Jesus was alive and moving in their heart. Sa katunayan, nalalaman nila na si Jesus ay inibig sila lang higit hanggang sa kamatayan. At dahil dito, dahil sa pag-ibig ni Jesus, yung pag-ibig ni Jesus ay buhay sa kanila at ito yung kumikilos sa kanilang mga puso. So even in the face of any difficult situation and suffering hardship, but they did not get frustrated or fearful, but instead of become people who boldly testified of Jesus to people. Kaya maging sa harap ng anumang mahirap na sitwasyon, hindi sila na-frustrate, hindi sila nalungkot, hindi sila natakot. Subalit sa halip, sila ay naging, mga tao na naging matapang na nagpatotoo patungkol kay Jesus sa mga tao. They able to do their best to serve their church on to the Lord God until they dead. Because God, they knew already how much Jesus Christ, He loved them until death. Nagawa nilang maglingkod sa Panginoong Diyos hanggang sa huli dahil nalaman nila kung yung pag-ibig, kung gaano kalaki yung pag-ibig sa kanila ng Panginoon hanggang sa kamatayan.
So we have to do also. Kaya tayo rin, kailangan natin itong gawin. We must imitate their faith, and together we must challenge their faith. Kaya tayo rin po dapat nating tularan ang kanilang pananampalataya at sama-sama ay dapat nating ganun din, gayahin ang kanilang pananampalataya. So the Dominus Seminar Church is the church that kept the faith until death. The reason is the Seminar Church knew the love of Jesus who loved us even to death. So they also kept their faith until the death. Kaya yung iglesia po ng Smyrna ay ang iglesia na iningatan yung pananampalataya hanggang sa kamatayan. Ang dahilan ay yung iglesia ng Smyrna, alam nila yung pag-ibig ni Jesus na umibig sa kanila hanggang sa kamatayan. Kaya sila rin, nagawa nilang ingatan yung kanilang pananampalataya hanggang sa huli. You understand? Naintindihan niyo po? So, we also people who have the same love of Jesus Christ as Seminar Church. Kaya tayo rin po, tayo ay mga tao na mayroong parehong pag-ibig ni Jesus gaya sa iglesia ng Smyrna. Therefore, I believe that we should love Jesus even to the point of death, no matter how kind of persecution and hardship we face. Kaya nga, naniniwala ako na tayo rin dapat nating ibigin si Jesus maging sa punto ng kamatayan, anumang uri ng pag-uusig at kahirapan ang harapin natin. Let's take a look at what the situation was like in Seminar Church at the time. Kaya tingnan po natin kung ano ba yung sitwasyon, ano yung gaya ng sitwasyon ng panahon ng iglesia ng Smyrna. Smyrna, a city founded around 1100 BC, before Christ, were destroyed by the kingdom of Lydia around 600 BC before Christ. Kaya yung Smyrna po ay ang lungsod na, na pinasimulan around 1100 BC bago si Kristo at winasak ng kaharian ng Lydia around 600 BC. So around the 290 BC, however, after Alexander occupied Asia Minor around the 290 BC, he rebuilt a new planted city here with an optimal port, warm, a beautiful place. Kaya gayunpaman, matapos na si Alexander ay sinakop yung Asia Minor noong 290 BC, tinayo niya ulit yung panibagong lungsod dito na mayroong mga port at mga magandang klima at magandang lugar. So rebuilt it, the new city Smyrna become a center of trade and commerce. And after the Rome's occupation, it was further developed as a resort of the Roma's nobility. Kaya dahil ito ay itinayong ulit, yung Smyrna ay naging sentro ng kalakalan at ng negosyo pagkatapos na sakupin ito ng Roma at nahigit pa naging developed. It was the second largest city in Asia Minor. Kaya ito po yung isa sa pinakamalaking lungsod doon sa Asia. And Smyrna was a frenzied city for worship of the Roman empires as a Rome nobility has a huge influence on the city's economy. Kaya yung Smyrna po, ito ba yung lugar para sa pagsamba ng mga emperador ng Romano. So, at the time, many Jews who do not believe Jesus Christ lived there and held commercial power here. Kaya, nang panahong iyon, maraming sa mga Hudyo yung hindi sumasampalataya kay Jesus ay tumira doon at nagkaroon ng kapangyarihan. And they constantly persecuted the Smyrna Church and spreading the false rumors that Christians who believe in Jesus were preparing to set fire to revolt against Rome. Ngayon din, patuloy nilang inusig yung iglesia ng Smyrna at ikinakalat nila yung mga maling balita na yung mga Kristiyano na sumasampalataya kay Jesus ay naghahanda na sunugin yung lungsod bilang laban doon sa Roma. So at that time, Smyrna Church's brother and sister, according to the God's comfort and command,
They did not enjoy their pleasures and temptation of the world. Kaya, ayon po sa pangaliw at sa utos ng Diyos, yung mga kapatiran dun sa iglesia ng Smyrna, hindi nila in-enjoy yung kasiyahan at panunukso ng sanlibutan. And they defended the church and their faith without fear of persecution by the Romans. At dinepensa nila, protektahan nila yung church at ang kanilang pananampalataya nang walang takot sa pag-uusig ng mga Romano. At the time, they do not fear of the Romans' persecution and devil temptation. They didn't enjoy it. Kaya nang panahon yun, hindi sila natakot sa pag-uusig ng mga Romano at hindi nila in-enjoy yung anumang kasiyahan o panunukso ng sanlibutan. Why? Why? Bakit po? Because they trusted God's promise more even in the face of persecution and death and devil temptation. Bakit po? Dahil nagtiwala sila sa pangako ng Diyos at kahit na sa harap ng pag-uusig ng kamatayan. If you have a true faith, as like a Shimuna church brother and sister, if you love Jesus Christ who saved you, you can keep your faithful mind. Kaya kung mayroon kayong tunay na pananampalataya, gaya ng mga kapatiran sa iglesia ng Smyrna, kung iniibig ninyo si Jesucristo, magagawa ninyong mapagtagumpayan ang anumang pag-uusig. Also, you cannot enjoy the worldly things. Ngayon din, hindi ninyo magagawang i-enjoy yung mga makamundong bagay. We cannot enjoy the worldly things if we have a true faith, as like a Shimon church brethren. Kung mayroon tayong tunay na pananampalataya na gaya ng mga kapatiran sa iglesia ng Smyrna, ay hindi natin magagawang i-enjoy yung makamundong bagay. They keep their mind God's promise. Kaya iningatan nila yung kaisipan at yung pangako ng Diyos. That is Revelation chapter 2 again, verse 10. Ito po yung sa Apokalipsis chapter 2 verse 10. Revelation chapter 2 verse 10. Because they trust God's commandment, this verse 10. Dahil nagtiwala sila sa utos dito ng Diyos sa verse 10. Brothers and sisters, shall we read together one more time? 3 to 1. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit nang ikulong ng Diablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Because you keep the true faith mind, that's why you may be tested and you will have a tribulation 10 days. Kaya dahil iningatan mo ang iyong pananampalataya, kaya nga, God says, sabi ng Diyos, yung ilan sa inyo ay susubukin at magkakaroon ng kapighatian sa loob ng 10 araw. But instead of worry, the God said to the Smyrna church brethren, be faithful until death, and I will give you the crown of life. Kaya sa halip na mag-alala, sinabi ng Diyos sa mga kapatiran ng Smyrna, maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. According to God's commandment, they kept faithful until they died. This way, they received God's crown of life. Dahil iningatan nila yung utos ng Diyos na maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Kaya nga, natanggap nila yung korona ng buhay. Smyrna church, they keep the God's commandment until then. That's why God said, you are rich. Kaya yung iglesia ng Smyrna, iningatan nila yung utos ng Diyos hanggang sa kamatayan. Kaya nga sinabi ng Diyos na kayo ay mayaman. Sila more ay mayaman. More than other churches because you get God's crown. Kaya nang higit sa ibang iglesia dahil nakuha nila yung korona ng Diyos. Can you understand? Naintindihan niyo po? Did you get God's crown? Nakuha niyo ba yung korona ng Diyos? In order to get God's crown, we have to do our best until we dead. Kaya para makuha natin yung korona ng Diyos, kailangan natin gawin lahat na makakaya natin hanggang sa kamatayan. Why God recorded about Smyrna church brethren the history? Bakit isinulat ng Diyos dito sa Biblia ang patungkol sa kasaysayan ng iglesia ng mga kapatiran sa Smyrna? Actually, God want you to being like the brethren after since you were saved. Dahil nais ng Diyos na kayo ay maging gaya ng mga kapatiran dito sa iglesia ng Smyrna. Isn't it?
Di po ba? Eventually, because of their faith, Rome began to persecute the Christian in Smyrna more and more. Sauli, dahil sa kanilang pananampalataya, yung mga Hudyo, sa pananampalataya nila bilang mga Hudyo, yung Roma ay nagpasimulang usigin ang mga Kristiyano doon sa Smyrna ng higit na higit pa. But they didn't give up. Why? The reason is that they had faith. It was God's promise. Bakit po? Subalit hindi sila sumuko. Bakit po? Ang dahilan ay mayroon silang pananampalataya. Ito ay ang pangako ng Diyos. One more, Psalm chapter 34, verse 19 also. Tingnan din po natin, mga awit, 34, verse 19. Psalm chapter 34, verse 19. Mga awit, 34, verse 19. If you have ever thought that why my life is very difficult and suffering and painful after even though I got salvation, kung iniisip ninyo na yung buhay ko ay talagang labis na napakahirap kahit na pagkatapos kong magkaroon ng kaligtasan, yeah, if you have like a question, you have to read it. Psalm chapter 34, verse 19. Kung may ganito kayong katanungan, basahin niyo po yung mga awit 34, verse 19. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Marami ang kapighatian ng matuwid, ngunit iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Yeah. Many are the affliction of the righteous, but the Lord delivers him out of them all like that. Yeah. Marami ang kapighatian ng matuwid, ngunit nililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. That's why if your life, if your life is not easy and difficult, it is normal. Kaya nga, sa buhay po ninyo, normal. Kung yung buhay ninyo ay mahirap, hindi madali, normal lang yan. It is extremely normal for true Christian life to have a hardship and tribulation. Ito po ay talagang normal lang para sa tunay na mga Kristiyano na magkaroon ng kahirapan at mga pag-uusig. Brothers and sisters, perhaps if there are no hardship in your life, if there are no hardship and difficulties in your life, I think your life may not be a normal Christian life. Kaya nga mga brothers and sisters, kung yung buhay ninyo ay walang kahirapan o pagdurusa, sa tingin ko, yung buhay ninyo ay hindi normal na buhay Kristiyano. Do you agree? Sang-ayon po ba kayo? Yeah. If your Christian life is easy, something wrong. Kung ang Christian life ninyo ay madali, may problema. Christian life is like the climbing mountain. Ang Christian life po ay gaya ng pag-akyat sa bundok. Isn't it? Di po ba? Climbing mountain is not easy, very difficult. Yung pag-akyat sa bundok ay hindi madali, napakahirap. Right? Tama po. If your Christian life is very easy and comfortable, you didn't climbing mountain. Kung ang Christian life ninyo ay madali lang, komportable, kung ganun, hindi ka umaakyat sa bundok, tumigil na. That's why your faith cannot improve. Kaya nga yung pananampalataya ninyo ay hindi lumalago at hindi nag-i-improve. That's why some people who were saved before 10 years ago, but after 10 years ago, their faith almost same, not kaya much grew up. Yung mga taon na naligtas, 10 taon na nakakalipas, ay pareho pa rin, walang pagbabago. Why? They didn't climb mountain. Bakit? Hindi sila umakyat sa bundok. They doesn't want to get the face suffering and harsh. Ayaw nilang humarap sa kahirapan at pagdurusa. Do you understand? Naintindihan niyo po? But some people who were saved just 1 year ago, after 1 year ago, that the new brethren, their faith became more. Pero meron mga kapatiran na naligtas isang taon pa lang. Pagkalipas ng isang taon, yung kanilang pananampalataya ay talagang napakataas. Why? Bakit? They enjoyed the persecution and hardship for the sake of the gospel. Dahil in-enjoy nila ang kahirapan at pagdurusa, pag-uusig para sa kapakanan ng ipangangaral ng Ebanghelyo. But some brothers and sisters, they are enjoying the secretly the worldly things. Pero yung ibang mga brothers and sisters, nag-enjoy sila ng palihim sa mga makamundong bagay. Like some of the church brethren,
We are not people who enjoy the rejoice in the world. Kaya gaya po ng mga kapatiran sa iglesia ng Smyrna, tayo ay mga tao na hindi nag-enjoy at nagagalak sa sanlibutan. Right? Tama po. And we are people who rejoice in hardship and give thanks in difficulties and hardship. Tayo ay mga tao na nagagalak sa kahirapan at nagpapasalamat sa kahirapan. We are able to enjoy the hardship and difficulties. Why? We have to receive the reward from the Lord God. Magagawa nating i-enjoy yung kahirapan, pagdurusa. Bakit? Dahil tatanggap tayo ng gantimpala doon sa langit. Isn't it? Di po ba? It is because the heavenly reward and crown we will receive is more greater. Ito ay dahil yung makalangit na gantimpala at corona ay tatanggapin natin doon sa langit. Ay mas higit pa, mas malaki. That's why those have a true faith. Instead of enjoying worldly things secretly, they are enjoying the hardship and suffering for sake of the gospel. Kaya nga, yung mayroong mga tunay na pananampalataya, sa halip na mag-enjoy ng palihim sa mga makamundong bagay, nag-enjoy sila para sa kapakanan ng pangangaral ng Ebanghelyo. The suffering and hardship. Wala silang pakialam doon sa pagdurusa at kahirapan. Because they have they trust God's promise. Dahil nagtitiwala sila sa pangako ng Diyos. For example, halimbawa, Moses, as you know well, gaya ng alam na alam natin, si Moises. Moses, he threw his good position. Si Moises, tinapon niya ang kanyang magandang posisyon bilang prinsipe. In order to receive God's crown and reward. Upang matanggap ang korona at gantimpala ng Diyos. Do you understand? Naintindihan niyo po? The Bible recorded Hebrews chapter 11. Isinulat po ito sa Biblia. Hebreo 11. Hebrews chapter 11, verse 24, verse 26, hanggang 26. Hebreo 11, 24 hanggang 26. Hebrews chapter 11, verse 24 hanggang 26, brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. Sa pananampalataya na nasa hustong gulang na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang mapasama sa pakapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. 26. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo, kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtotoonan ng pansin ang gantimpala. Instead of enjoying worldly things, his life as the princess, he loved to get the persecution and hardship because he was looking for the God's reward, the crown. Sa halip na enjoy niya yung makamundong bagay, yung pagiging prinsipe, pinili niya yung matumanggap ng kahirapan at pagdurusa dahil pinagtutuunan niya ng pansin ang gantimpala. For sake of the gospel, your life is not easy and you face difficulties. It is really true and normal. Kaya kung para sa kapakanan ng Ebanghelyo, kayo ay nahaharap sa kahirapan at yung buhay ninyo nahaharap sa kahirapan at pagdurusa, normal lang po yan. Don't worry. Huwag kayong mag-alala. Because God knows your difficulties, your suffering, hardship. Dahil alam na ng Diyos ang inyong kahirapan at pagdurusa. Therefore, we are those who rejoice in suffering and have hope in tribulation with the Lord Jesus Christ. Kaya nga, tayo ay mga tao na nagagalak sa pagdurusa at mayroong pag-asa sa kapigatian kasama ng Panginoong Jesus. So, Bible says, 2 Corinthians, brothers and sisters, 2 Corinthians chapter 1. Kaya sinasabi ng Biblia, ikalawang Korinto, chapter 1, verse 5. Verse 5. 2 Corinthians chapter 1 verse 5. Ikalawang Korinto chapter 1 verse 5. Brothers and sisters,
Okay, basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaliwan. For as the suffering of Christ abounded in us, so our consolation also abounded through Jesus Christ. Kaya, sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaliwan. From now on, would you ask yourself in your heart, what are you enjoying nowadays? Kaya, simula po ngayon, tanungin po ninyo yung sarili ninyo, ano ba yung ine-enjoy ninyo sa mga araw na ito? What is your enjoying things nowadays? Ano ba yung mga bagay na ine-enjoy ninyo sa mga araw na ito? It is suffering for the sake of the gospel? Ito ba ay, or it is the temptation of the world? Ito ba ay, sa pagdurusa para sa kapakanan ng ebanghelyo o panulukso ng sanlibutan? Check you ask yourself, what are you enjoying nowadays? Kaya suriin at tanungin niyo po yung sarili ninyo kung ano yung ine-enjoy ninyo ngayon. As we know that through the Bible, why are they more hardship in the life of the righteous than in the life of peace? Kaya, gaya ng alam na po namin sa Biblia, bakit mayroong higit na kahirapan sa buhay sa mga matutuwid kaysa yung buhay na mapayapa? Because of Romans chapter 8. Dahil po dito sa Roma chapter 8. Why righteous have a lot of circumstance and suffering and hardship? Bakit yung matutuwid ay mayroong napakaraming mga kahirapan at pagdurusa? Because of righteous men. Dahil sila ay matuwid. Romans chapter 8 verse 8 verse 5 hanggang 8. Roma chapter 8 verse 5 hanggang 8. Romans chapter 8 verse 5 hanggang 8. Romans chapter 8 verse 5 hanggang 8. Roma chapter 8 verse 5 hanggang 8. Brother and sister, let's read together. 3 to 1. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuo ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos na hindi nga maaari. At ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. That's why our life is not easy. We have a lot of circumstance hardship. Kaya nga, yung buhay natin hindi madali. Meron tayong napakaraming mga kahirapan. Those who live according to the Spirit, such people are the righteous. That is why the devil and the flesh against the righteous who try to live by following the Holy Spirit. Sila na namumuhay ayon sa Espiritu, ang mga taong ito ay matuwid. Kaya nga, yung Diablo at ang laman ay laban sa matuwid na sinusubukan na mamuhay na sumusunod sa Espiritu Santo. Don't make the devil your friend. Huwag kayong makipagkaibigan sa Diablo. If you make the devil your friend, they will immediately tempt you. Kung gagawin ninyong kaibigan ng Diablo, agad-agad tutuksohin kayo ng Diablo. And your Christian life immediately will fail. At agad-agad, ang inyong Christian life ay mabibigo. Instead of enjoying the worldly things, we have to against the devil temptation. Sa halip na enjoy yung mga makamundong bagay, kailangan nating labanan ang panunukso ng Diablo. Because we are someone a church brother and sister. Dahil tayo ay gaya ng mga kapatiran sa iglesia ng Smyrna. Jesus Christ, He loved us until death. That's why we have to love Jesus Christ until we death. Si Jesus Cristo, inibig niya tayo hanggang kamatayan. Kaya nga, kailangan din nating ibigin si Jesus Cristo hanggang sa kamatayan. So that we have to against the devil. Kaya nga, kailangan nating labanan ang Diablo. Bible says God's commandment at 1 Peter chapter 5. Sinasabi ng Biblia, Unang Pedro chapter 5. Verse
First Peter chapter 5 verse 9. Unang Pedro chapter 5 verse 9. First Peter chapter 5 verse 9. Unang Pedro po chapter 5 verse 9. Okay, let's read together. 3 to 1. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay naranasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Therefore, it is extremely normal for the righteous to have a hardship and suffering while leading the correct life of faith. Kaya nga, ito'y labis lang na normal para sa mga matuwid na magkaroon ng kahirapan, pagdurusa habang namumuhay ng matuwid na buhay pananampalataya. If you try to your best to live as like a good faithful brethren before your family were the very good, before our relationship with the family is good. But as much as we do our best to live as good Christian life, instead of good having the relationship, we start to fight with family. Kaya kung tayo po susubukan natin ng mamuhay ng matuwid na buhay pananampalataya, noon, maayos yung relasyon sa pamilya, kung gagawin natin yung sisikapin at susubukan natin magkaroon ng matuwid na buhay pananampalataya, magsisimula na magkakaroon ng labanan pamilya. Can you get my point? Naintindihan niyo po ba? Not only family, relative and your friend also. Hindi lamang sa pamilya, kundi sa kamag-anak at sa kaibigan din ninyo. Matthew chapter 10. Mateo chapter 10. Matthew chapter 10, verse 34. Brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Yeah, do not think, don't misunderstand. I came to here to give the peace, but I will give you the sword. Kaya huwag ninyong isipin na pumarito ako upang magdala ng kapayapaan, kundi upang magdala ng tabak. Here, sword means the word of God. Dito po yung tabak, ibig sabihin nito ay salita ng Diyos. You understand? Naintindihan niyo po? Without sword, the word of God, we cannot save your beloved family. Kung walang tabak, walang salita ng Diyos, hindi natin maliligtas ang inyong pamilya. That's why we have to start to fight against with your beloved family to kaya save them. Kailangan natin magsimula na labanan yung ating pamilya upang iligtas sila. Until you dead. Hanggang sa inyong kamatayan. So, 35. Verse 35. 35, brother and sister, let's read together. 3 to 1. Sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. Not peace, but against like that. Hindi kapayapaan, kundi labanan. You understand? Naintindihan niyo po? Even though still your family is not yet saved, but can you keep peace? Kaya, bagaman ang inyong pamilya hindi paligtas, magagawa ba ninyong magkaroon ng kapayapaan? Can you enjoy to go to the picnic and travel with your family who not yet be saved? Magagawa ba ninyong mag-enjoy at magpunta para mag-picnic kasama yung pamilya ninyo na hindi paligtas? Can you understand? Naintindihan niyo po? Cannot. Hindi po. Why? Because bakit? We know already their destiny. Dahil alam na natin yung kanilang patutunguhan. How can we enjoy with the family, your family? Even though we know there are destiny to go to hell. Paano tayo nag-enjoy na alam natin na yung kanilang patutunguhan ay pupunta sa impyerno? Instead of the keep good relationship, we have to fight and against your beloved family with the word of God, sword, sa halip until na, we dead. Sa halip na
panatilihin natin yung magandang relasyon sa pamilya ninyo, kailangan natin makipaglaban sa kanila hanggang sa huli gamit yung tabak, yung salita ng Diyos. As much as we evangelize to your family, they will be enemy with us. Kaya hanggat mas maraming beses natin sinusubukan na evangelize yung ating pamilya, magiging kaaway natin sila. Before they love you, but they start hate you. Noon, mahal nila kayo, subalit ngayon magsisimula silang magalit sa inyo. Verse 36, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Yes. Enemies will be your family. Like that. Yeah, yung kaaway ay inyong pamilya. Why? Bakit? Because we have true faith. Dahil mayroon tayong tunay na pananampalataya. If we live a normal Christian life after we were saved, our family may be not like us, right? Okay. And because we have to stop drinking, we have to stop smoking, if we have to stop the gambling, we have to stop even travel with them who would not be saved. Kung mamumuhay tayo ng normal na buhay Kristiyano pagkatapos nating maligtas, ang pamilya natin ay maaaring hindi na tayo magustuhan dahil hihinto na tayo sa pag-inom, hihinto na tayo sa paninigarilyo, hihinto na sa sugal, at hihinto na sa mga paglalakbay. Am I right? Tama po ba? They said, "Oh, my daughter, my son, don't go to church because your church is very far and you look very tired. Yeah. You stay with me." Sabi nila, "Anak, huwag ka na magpunta sa church dahil yung church ninyo ay napakalayo. Mukhang pagod ka na. Manatili ka na lang dito kasama ko." "Sorry po. I have to go." Pero kailangan nung isagot, "Sorry po. Kailangan ko pumunta. Even though I love you, but still, I love my Jesus Christ who saved us." Pagaman, mahal kita, pero mas mahal ko siya sa Kristo na nagligtas sa akin. Whether you understand me or not, naintindihan mo man ako o hindi, don't misunderstand, I love you, but I have to go to church. Huwag ka magkaroon ng maling pagkaintindi na mahal kita, pero kailangan ko pumunta sa church. You understand? Naintindihan niyo po? After we attend the church, and we have to start praying the Lord, we cry, "Oh Lord, still they do not understand me. What shall I do? I cannot evangelize them, but please help me." Matapos natin pumunta sa church, umiiyak tayo, nananalangin na, "Panginoon, hindi pa rin sila ligtas. Napakahirap na evangelize sila. Pakiusap, tulungan mo ko." Bible says, John chapter 15. Let's go, John chapter 15. Sabi ng Biblia, tignan po natin, Juan 15. John chapter 15, verse 18 hanggang 19. Juan chapter 15, verse 18 hanggang 19. That's why, don't worry about that because God knows, Jesus Christ, He knows your difficulties. Kaya, huwag po kayong mag-adala harsh. Dahil alam na niya sa Kristo ang inyong kahirapan. John chapter 15, verse 18, brother and sister, let's read together. 3, 2, 1. Kung kayo'y kinapupotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Don't worry. Okay, mag-alala. If the world, if your family hate you, if your family, if your friend hate you, if your relative hates you, it's okay. Yeah. Kung kinapuotan kayo ng pamilya ninyo, ng kaibigan ninyo, ng kamag-anak ninyo, ayos lang yun. It's not, I mean, they hate you. Because first of all, you know that it hates me, Jesus Christ, first, before you, they hate you. Kaya, hindi nangangahulugan na kinapupotan nila kayo, kundi, alamin ninyo na ako muna ang kinapupotan nito bago kayo. Because I know your efforts, your sacrifice. Sabi ng Diyos, dahil alam ko ang inyong pagsisikap at ang inyong sakripisyo. That's why God promised, I will give the crown. Kaya, nangako ang Diyos na bibigyan ko kayo ng korona. That's why you have a lot of suffering and hardship. It's like the Smyrna churches. But you are better rich. Why? You will get the crown. Bagaman, mayroon kayo napakaraming kahirapan at pagdurusa. Pero ayos lang yun. Gaya ng mga brothers and sisters sa iglesia ng Smyrna, mayroon kayong corona. This is why Smyrna church, they overcome every day.
every time they overcome difficult situation. Sila'y mayaman, kaya nga nagawa nila na araw-araw ay napagtatagumpayan nila yung tukso araw-araw. And verse 19 also, brother, sister, even verse 19 also, let's read together. 3, 2, 1. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupot sa inyo ang sanlibutan. So, AD, inisip mo na, in 115, 12 leaders, including Polycarp's, who were a disciple of Apostle John, are become the pastor of the church after John, church after John, and were brutally executed. Kaya, noong AD 115, doon sa Smyrna, merong 12, 12 mga leaders, kabilang po doon si Polycarp, na naging alagad ni Apostle Juan, ay naging pastor ng church pagkatapos po ni Juan. Pagkatapos niya siya ay brutal na pinatay. So it means Polycarp said to the Roman governor who loved Polycarp, who were facing him to deny Jesus. Kaya sinabi ni Polycarp doon sa gobernador ng Roma na gustong-gusto si Polycarp na pinipilit siya na itanggi si Jesus. Actually, Polycarp, before he were died or killed by Roman soldier, he said last his will mentioned. Kaya sa katunayan, sinabi ni Polycarp dun sa mga Romano bago siya patayin. Ito yung binanggit niya, yung kanilang huling salita. I want you to remember the last his word. Kaya umaasa ako na tandaan niyo po yung huling salita ni Polycarp bago siya pinatay. He said, "How can I deny the Lord Jesus Christ when the Lord has never treated me badly in my 86 years of life?" Sabi niya, paano ko itatanggi ang Panginoon na ang Panginoon kailanman ay hindi ako pinakitunguhan ng masama sa loob ng 86 years ng buhay ko? Can you understand? Naintindihan niyo po? How can I deny the Lord God before I die? Paano ko maitatanggi yung Panginoon bago ako mamatay? Because Jesus Christ, He died on the cross until death because He loves us. Dahil si Jesus Cristo ay inibig niyo ako hanggang kamatayan. And then He was burned to death while singing a hymn. At pagkatapos po, siya ay sinunog hanggang sa mamatay habang siya ay umaawit ng himno. As such, the church in Smyrna was a church that experience great suffering and persecution. Kaya, gaya po nito, yung iglesia na sa Smyrna ay ang iglesia na nakaranas ng labis na pagdurusa at pag-uusig. Brother and sister, Matthew chapter 5. Kaya, brothers and sisters, tignan po natin Mateo chapter 5. Matthew chapter 5 verse 10 hanggang 12. Mateo chapter 5 verse 10 hanggang 12. Matthew chapter 5 verse 10 hanggang 12. Brother and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. It's God's promise. Ito po'y pangako ng Diyos. Blessed are those who are persecuted for righteousness. So that's why verse 12, rejoice and be exceedingly glad. Kaya sabi po, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran. Kaya nga sa verse 12, magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Why? For great is your reward in heaven. Kaya magalak at magsaya. Bakit? Sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Because there is the God's promise. That's why we are able to overcome from any difficulty and suffering and hardship.
Dahil mayroong pangako yung Diyos, kaya nga magagawa nating mapagtagumpayan ng anumang kahirapan at pagdurusa. Do you trust God's promise? Nagtitiwala po ba kayo sa pangako ng Diyos? Do you trust God's promise? Nagtitiwala ba kayo sa pangako ng Diyos? That's why even though we have a lot of schedule and difficulties and harsh and feel tired, but we are able to attend the church continuously. Kaya kahit na mayroon tayong napakarami mga schedule, kahirapan, pagod na, pero magagawa pa rin nating dumalo sa church. No matter how much the harsh and suffering, difficulties, and feel tired is come to me, but we cannot overcome. Gaano man karami o kalaking kahirapan, pagod, pagdurusa, pag-uusig dumating sa akin, magagawa natin itong mapagtagumpayan. Even though somebody do not misunderstand me, and hate me, and blame me for the sake of the gospel, it's okay, we can overcome. Kaya bagaman mayroong mga tao na mayroong maling pagkaunawa sa akin, sinisisi ako, nagagalit sa akin, ayos lang, para sa kapakanan ng Ebanghelyo, magagawa ko itong mapagtagumpayan. Can you understand? Naintindihan niyo po? Why? There is the God's prime promise in the Bible. Bakit po? Dahil mayroong pangako yung Diyos dito sa Biblia. Last verse. 2 Corinthians chapter 4. Huling verse po natin, Ikalawang Korinto. 2 Corinthians chapter 4 verse 7 hanggang 10. Ikalawang Korinto chapter 4 verse 7 hanggang 10. 2 Corinthians chapter 4 verses 7 hanggang 10. Ikalawang Korinto chapter 4 verse 7 hanggang 10. This is the last verse, so brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang naghuumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinaghuhusig, subalit hindi pinababayaan. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. Na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Because of God knows our difficulty and suffering and hardship and efforts, dahil, let's say we are able to overcome. Dahil nalalaman ng Diyos yung ating kahirapan, pagsisikap, sigasig, kaya nga magagawa natin itong mapagtagumpayan. That's why we can enjoy our Christian life in suffering and hardship. Kaya nga, magagawa natin i-enjoy yung ating Christian life sa kahirapan at pagdurusa. God want you to be such kind of the similar church brother and sister. Nais ng Diyos na kayo ay maging gaya ng mga kapatiran sa iglesia sa Smyrna. Because we also have same faith, same mind. Dahil tayo rin ay mayroong pananampalataya at parehong kaisipan. No matter how much your life is difficult, no matter how much some brothers and sisters do not misunderstand you and hate you and blame you because of your Christian life, it's okay, no problem. Kaya gaano man kahirap ang inyong Christian life, gaano man mayroong maling pagkaintindi ang mga brothers and sisters, sinisisi kayo, galit sa inyo, ayos lang yun. Even though you cannot enjoy the worldly things bagaman, in your life, it's okay. Bagaman hindi niyo magawang enjoy sa sarili ninyo yung makamundong bagay, ayos lang yun. Because we are real Christian. Dahil tayo ay tunay na Kristiyano. Because we have true faith. Dahil mayroon tayong tunay na pananampalataya. Because we have God's promise. At dahil mayroon tayong pangako ng Diyos. Instead of enjoying worldly things secretly, we have to enjoy the persecution and hardship for the received God's reward. Kaya sa halip na enjoy natin ang palihim ang makamundong bagay, kailangan natin i-enjoy ang pagdurusa at paghirap dahil meron tayong pangako ng Diyos. Because God wants us to become such like the Simona Church brethren. Kaya nais ng Diyos na tayo'y maging gaya ng mga kapatiran sa iglesia sa Smyrna. Let's pray together. Manalangin tayo. Our Heavenly Father God, who love us, thank you for giving us great opportunity to listen the prayers, good lessons. Ama naming Diyos na nasa langit, na sa amin yung nagmamahal, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng napakagandang pagkakataon upang
mapakinggan namin ang iyong napakahalagang salita. Today we learned about the seminary church brethren's life. Ngayon po ay napag-aralan po namin ang patungkol sa buhay ng mga kapatiran sa iglesia sa Smyrna. They were the leeches inside of you because they got a lot of suffering and hardship for the God's crown. Kaya sila po ay mga mayayaman sa harapan ng Diyos dahil sila ay mga taong pinag-uusig, nagdurusa para sa korona ng Diyos. Oh Lord, even though we desire to live with God, but still we are very young spiritually, so please lead us and guide us. Panginoon, bagaman nais namin na mabuhay para sa Diyos, subalit kami napakahina pa rin, musmus pa, kaya pakiusap, tulungan niyo po kami at gabayan. So that we can finish your work until we die. Nang sa gayon ay magawa naming tapusin ang iyong gawain hanggang sa kami ay mamatay. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Jesu Kristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen.